ko lang kung legit o hindi, mga ka-vlog. Papasok naman siya sa pang-8 na speed. Yun o. What's up mga ka-vlogs? Vlog-vlogan na naman. Welcome po dito sa akin channel by yours truly, Sir Kuray. For today's video, mag-unbox tayo ng in-order ko from Lazada. Ito yung second batch ng upgraditis natin doon sa aming aerobic rover mga ka-vlogs. So bumili ako ng rear derailleur or RD. And then, itong goat link, tsaka yung cog spacer. So last time, ang in-upgrade natin is yung Shimano hubs na M475, and then yung ating cassette na Sagmit 8-speed 1142 teeth. So nagkaroon tayo ng problema dun sa pag-ship nung stock RD ng aerobic rover. Ayaw mag-ship dun sa last nakagis yung 42 teeth, sumasabit na yung RD. So sabi nung mekaniko, kailangan daw natin ng goat link o kaya magpalit tayo ng RD. Para sigurado nang magamit natin ng maayos yung ating aerobic rover, bumili na ako ng RD tsaka ng goat link. At the same time, yung ano pala, cog spacer, kasi nagremedyo lang yung mekaniko dun sa Sagmit cassette natin. Medyo umaalog siya dun sa Shimano hubs natin, no? Meron siyang konting space. Okay, mag-unbox na tayo mga ka-vlogs. Unahin na natin tong spacer. So, 212 to, kasama na yung shipping. Ilalagay ko na lang sa screen yung store na pinagbilhan ko. Ayan. So, ang brand niya is Risk. Riding is my life. Di wow, riding is my life. So, made in China siya mga ka-vlogs. Buksan na natin. Ayan. So, meron talaga mga hubs na medyo maluluwag na kailangan meron naka-specify na speed para doon sa hubs na yon. So, para pumasok yung medyo maliliit na mga cassette, kailangan ng mga spacer. So, ito sila mga ka-vlogs. So, tatlong piraso to. Yung isa, isang size niya is 1.0. Yung kanyang kapal. Ayan. And then yung isa is 2.0. And then yung isa is 1.5. So not sure kung alin dito ang pangremedyo dun sa ating cassette na Sagmit para dun sa ating hubs na Shimano hubs. Okay? So maya-maya dadalhin natin to dun sa bike shop para mailagay na nila at maayos na nila kaagad yung ating aerobic rover mga ka-vlogs. Yan. Balik ko muna ulit dito sa ating lalagyan para safety. Ang nilagay kasi ng mekaniko is yung ano, lumang 11 speed na cogs mga ka-vlogs. So tanggalin ko muna to, ang kalat natin. And then itong next na i-unpack natin o i-unbox natin is nabili ko ng 120 kasama na yung shipping para dun sa goat link. Kasi nga, hindi umaabot dun sa malaking cogs yung ating RD. So, ito siya. Nangyari, ayaw buksan. Ayun. Ayun. So, ito siya mga ka-vlogs, ang ating goat link. Para bumaba, para hindi sumabit dun sa ating ano, 42 teeth na cogs o nakaset yung ating RD. So, ito siya. Okay? Balik ko muna ulit para hindi mawala. And then, yung last na i-unbox natin, itong ating Shimano Tourney na RD. So, nabili ko siya ng 399 mga ka-vlogs. 399.5. So, hopefully, legit na Shimano Tourney to. Based dun sa mga naka-order ng nauna. Legit naman daw. Paano buksan to? Ayun.
nabalot naman siya ng bubble wrap, mga ka-vlogs. Puro bubble wrap. Bubble wraps. Talagang secure na secure yung item. Ano dito? Sweat is just fat. Hello, lucky buyer. Congratulations on getting discount coupon from this store. You will get 5 to 10% coupon. O, meron akong ano, discount coupons, mga ka-vlogs. Salamat dun sa ating seller. Dun sa store. Tanggal na itong kalat natin. Ito yung ating RD. So, hopefully, walang kulang na pyesa. Mukhang maganda naman yung ano. Yan. Ayan, mga ka-vlogs. Medyo may konting gasgas, pero normal lang naman na magasgasan yung ganitong mga gamit, di ba? So, yan. Malakas naman yung spring. Shimano Thorny TX. Hindi mo sasabihin ko dito. Wala akong masabi. Hindi ko lang kung legit o hindi, mga ka-vlogs. Pero, mukha naman siyang legit. Si Mano Torney. Meron siyang high-end low na screws. Tsaka itong isa yung para dun sa paggalaw-galaw nitong... Ang tawag dito. Basta, may, hindi ko lang ang tawag dito, mga ka-vlogs. Alam niyo naman, hindi naman talaga ako professional cyclist o yung magaling sa mga pyesa-pyesa ng bisikleta. Kung anong sinabi ng mekanik kung kailangan bilhin, binili ko lang, mga ka-vlogs. So, ito na yun. Babalik ko muna sa lalagyan. Dali na natin doon sa mekaniko. Doon sa bike shop. Para may ilagay na nila doon sa ating heroic rover, mga ka-vlog. Let's go! A few inches later. Let's go! Woohoo! Dito na tayo, mga ka-vlogs. ATM bike shop. Yun o! Ayun ewa. Ayan mga ka-vlog, si Eris ang gagawa ng ating bisikleta, syempre. Atlulang piraso din. Bakal na. Ito ang kayan, spacer. O, ayun tang goatling ko. Ayan mga ka-vlogs, tapos na. Nailagay na yung ating Thorny. Hindi na daw kailangan ng goatling, sabi ni Eris. Kaya nakakapag-ship na siya ng maayos. Ayan, di ba? Ayan, papasok naman siya sa pang 8 na speed, yung 42 tip natin na cogs. Ayan mga ka-vlogs, Shimano Thorny lang yan, wala tayong nilagay na goatling. Ayos. Okay na mga ka-vlogs, at dyan natatapos ang ating video for today. Ang ating unboxing ng ating mga upgrades. Siyempre kailangan tayong mag-upgrade pagka gusto natin gumanda yung pajak natin sa ating bisikleta. So kung nagustuhan yung content natin for today, huwag kalimutang pindutin yung like dyan sa ilalim. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At isunod mo lang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Para updated sa mga future videos. Ingat, ingat kayo palagi. Stay safe. Alam.